Hello, Leo, beautiful Leo watchers. Welcome or welcome back. This is your reading for the next 7 days. And if you are new here, please don't forget to subscribe and tap the bell icon. And if you are interested sa personal reading, visit nyo Purple Teen Facebook page. Send me a PM kung mag-i-inquire kayo. Magbubook yung link at details nakasulat sa description below. Oh, cross-watchers, kung meron man, you are also welcome. So, what is your main energy for the next 7 days, Leo? You have the Three of Wands. Three of Wands, okay. So, I can feel now with this Three of Wands that you are very focused about this goal that you have. One man goal ito. Ito yung ano mo. Ito yung lagi mong ini-imagine na talagang gustong-gusto mong mag-gets, ma-achieve, no? And nakikita ko that you are manifesting or you are already claiming na ma-achieve mo to. Okay? So, what will be the challenge itong next 7 days? The challenge will be the High Priestess. I can feel na itong High Priestess is about itong mga bagay-bagay na you're keeping for yourself, no? Kasi pwedeng ano eh, ang nafe-feel ko dito is you are a silent type of person. No, yung siguro, iba sa inyo, introvert or very private, no? So, when it comes to yung mga bagay-bagay na, ewan ko, hindi ko alam kung ano itong mga specific na bagay na ito na mas gusto mo na ikaw lang yung makakaalam or hindi mo sinishare, yan. No? So, nakita ko dito is masyado kang private person and then people tend to think na ikaw ay snob or mayabang. Alam mo yun, people make assumptions of you kasi hindi ka expressive, hindi ka yung verbal na tao, or hindi ka showy. So, yan. Siguro, ano, the challenge for you is, yan, yung mga assumptions ng mga tao, misinterpret ka nila, and then na-judge ka nila, and then yung mga consequences nun, yung mga effects nun sa'yo. So, I think yun yung ano mo. No, pwede naman na yung iba dito. It's not that hindi mo talaga gustong sabihin. Pero, siguro ka talagang ganun ka lang. Baka kasi iba sa inyo mahiyain na kahit gusto nilang, alam mo yun, express minsan yung sarili nila. Eh, they're having difficulty na sabihin or ipakita yung totoong sila. Yung mga nararamdaman nila. No, na yun, hirap silang i-express, hirap sila na ano, makitungo ba tawag doon, makihalubilo, yan, yung ganyan. So what will be the blessing? Wow, your blessing will be malapit ka na sa goals mo. Yan, goal mo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, no? You are very focused pagdating dito sa iyong goal. Ayan, nakita niyo yung sentro na yan. Punong-puno ng energies. No? Binubuhos mo talaga yung energy mo dyan. And then you have flight of stairs na ano, halos andun ka na sa rurok. No? Ibig sabihin, you are one step na lang or two steps, nandun ka na sa top. So, ang ibig sabihin nito, your blessing is na ano, nalagpasan mo na tong mahihirap na ano, itong mga obstacles na to na nakikita nyo nakaharang dyan, kinaya nyo or na ano, na nalagpasan nyo na yan and then malapit na kayo, marireach nyo na yung goal ninyo, okay? So, what will be the outcome? The outcome will be
A Three of Swords. Okay. So I can see na ano. Yung iba sa inyo mabibetray kayo. Hindi ko alam kung person tong magbibetray sa inyo or si Tadhana, no? Kasi hindi lang naman person yung magbibetray sa atin. Minsan yung Tadhana din, binibetray tayo, no? Yung mga akala mo, asang-asa ka na. Makukuha mo na. Tapos biglang, ano, ending is hindi pala, no? Or, in-expect mo ganito yung makukuha mo, tapos yung nakuha mo, iba. Malayo dun sa gusto mo. So, this is a card of disappointment. Feeling betrayed, no? Some of you will feel betrayed, di ko alam, by a person or by a circumstance, no? And eto, I have a very pumasok sa isip ko, may nagsasalita sa isip ko na sinasabi niya, I don't deserve this, I don't deserve this. So yun yung sinasabi ninyo, Leo, no? Na you don't deserve this, pero eto yung nakukuha ninyo, no? Okay, so sa tingin ko, this is a, siguro this is a failed, ano, plan, no? Siguro merong some kind of failure or disappointment or yun nga yung feeling na binitray ka. So, anything na, ano, yung mga binanggit ko doon, no? May nawala sa isip ko. May sasabihin ako eh, ganyan ako, ulyanin na ako guys. Kaya pagpasensya na ako, minsan nagsasalita ako, diba, sign, tas big, iba, Aries, tas bigla magiging Leo. Bukod sa ano yon, sa karamihan na guys ng ginagawa naming mga readers na ano, mga video, minsan nagkakamali na talaga, pero minsan nauulyanin din, no? Ayun. Itong outcome mo is masasaktan ka. No, masasaktan ka sa end result. Ewan ko, hindi ko alam eh kung ano saan magagaling yun. Kasi ang nakikita ko nga, malapit ka na sa goal mo rito. Yun yung blessing mo. No? Siguro ang nakikita ko lang dito is pwedeng ano eh, malapit ka na sa goal mo pero biglang may magbibetray sa'yo para agawin itong success mo, itong achievement mo. Or in a way, may sasabotahe dito sa iyong ano, sa iyong success. No, kasi nakikita kita dito na ano eh, malapit na eh. Although hindi pa naman ginaranti na ano ah, na talagang uy, ma-achieve mo na agad ito itong panahon na to. No, so pwedeng meron lang baka itong next 7 days na alam mong malapit ka na ma-reach itong goal mo pero merong sasabotahe diyan or may some kind of disappointment or masakit na pangyayari, okay? So, when it comes to Leo's love life, itong next 7 days, nangangamoy love life. So, ayan, Ace of Wands. So, pwedeng iba sa inyo dito, papasok kayo sa relationship, no? So, baka yung iba sa inyo dyan, sasagutin nyo na yung naniligaw sa inyo. Or iba, nakikipagbalikan yung ex ninyo, magkakabalikan kayo uli. Or, you could get pregnant. Shocking, may pause, diba? Basta, kasi Ace of Wands is, parang minsan warning yan, oh, naba, kung ayaw mong mabuntis, mag-ingat ka. No, ayan. So, be careful dun sa mga very fertile dyan na, ano, wala naman kayong planong majontis. So, tignan na natin yung pagdating sa pera, pinansyal ninyo. Wow! This is growing roots. Ang ibig sabihin nito, if you have a business, no, unti-unti nang nag-grow yung roots na itong ipinunla mong business. So, if kung nag-invest ka ng pera on something, asahan mo na unti-unti na tong ano, gumagalaw, no? Ibig sabihin, malaki yung potential niyang lumaki kasi ito ay magiging puno. At ayan, nakikita niyo yung mga roots na tumutubo na. So, ibig sabihin, may movement na. May progress na rito. So, ayan, when it comes to money, this is stability.
Okay? So, for some of you na kung tinatamasa nyo na ngayon, eto na yun, na ikaw ay successful, financially stable. No? And for those na nag-uumpisa pa lang, no? Nagpapaddle pa lang kayo, halimbawa, ikaw ay beginner sa pagtatrabaho. So, ayan, asahan mo na nagsisimula ka na and eventually lalago din yan. And ganun din po pagdating sa mga investments kung bago lang, kung business mo ay kakasimula pa lang, okay? So, ayan, ito yung mga nakuha ko dito sa iyong next 7 days reading. Leo, thanks so much for being here. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.